Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She is one of the prettiest in showbiz, an award-winning actress, maging ang kanyang kapatid, mga kaibigan, for the very first time dito sa ating programa. Let's all welcome Assunta de Rossi. Hi! Hello everyone! Kumusta ka na, anak? It's nice to see you after so many years na hindi tayo nagkikita. Yeah, nice to see you too. Diba? Despite what's happening, at least, diba? I know. Yung mga malalapit sa akin, yung mga kakilala ko, kumpleto pa naman kami. Pero ngayon pa lang, actually, maraming salamat, yes, for accommodating us or our show. The pleasure is mine. Diba? Lalo na dito sa napakaganda mong bahay. Wow! It's okay. A privilege kasi not everyone allows outsiders. I consider myself outsider, di ba, na to come to the house, di ba? Pero ngayon pa lang, maraming salamat. Ngayon, i-share natin ang napakagandang bahay ng mag-asawang Assunta at Jules Ledesma. Thank you po. Okay, she is a Filipina-Italian actress. Okay, ang kanyang tatay ay Italiano, kaya nga. Pero ang ano nito is hindi talaga De Rossi ang kanyang tunay na apelido. Schiavone. Tama ba yung ano ko? Schiavone. Ah, so yun ang correct. Yung C-H... Schiavone. Schiavone. Wala kasi kami letter K. Ah, okay. So, sa alphabet ng okay. Italian. So anong correct pronunciation? Schiavone. Schiavone. Ah. Schiavone. Alright, so yun. S-C-H-I-A-V-O-N-E. Oo. Ayun, yun yung talagang kanyang tunay na apelido. Sila ni Alessandra De Rossi or si Alex, mm-hmm, na napakagaling ding aktres. Paano kayo napasok sa showbiz? Kasi nasa Italy kayo eh. Yeah, anong kaka-migrate lang namin dito, of course, we were starting anong year to? 30 years na rin, oh, 1992. Wow! Yeah. Oo. So habang dami ng, ano, nagkakaroon ng mas maraming kaibigan yung parents namin, I think, siguro some of them were like, gaganda naman ang mga anak mo, mga half, ganyan. Oh, yes, ba't di mo yes. pag-artistahin? Or ba't di mo pag-audition, ipag-audition sila sa mga kung ano-ano, di ba? So, ganun lang naman nangyari. But didn't happen naman right away. Yung parang unofficial showbiz entrance ko was 1994 sa Penpen de Sarapen. Okay. Tita Connie. Okay, yes, yes, RPN 9. Yes, malapit yes. pa sa bahay namin noon. Okay. And yung parang official pagpasok ko sa showbiz was That's Entertainment na, 1995. Okay. Kasi parang ganun ang ginagawa yes, na nang nangyayari noon, di ba? Pag nag-pen-pen ka, up to a certain age, parang, oh, graduate ka na. Yes. Pag-auditioning ka na ka sa, ano, sa That's Entertainment. Mm-hmm. Parang pero sino, ganun, eh. Sino ang naging parang pasaporte mo para makapasok ka ng showbiz? May talent agent ba na naka-discover sa'yo? Parang eh. I think yung mami ko yata makakasagot nun. Okay. So, kasi siya yung... Oo. Kasi wala ka pang talent manager at that time. Oh, saka of course, I was super young then. I was mga 11 years old. Wow. So of course, hindi ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa mga ganyan. I didn't know anything. Parang pag sinabi lang ng mami ko, alika punta tayo sa ganito, oo ka na lang eh, di ba? Yung choreographer ng Penpen noon, si John Fontanilla. Oh my God! Uh-oh. Yeah, he's my friend. So, uh-oh. 30 years ko na lang ano, kakilala yun. Yun, choreographer namin dati yun sa Penpen de Sarapen. Yes, so, yes. Yun, minsan, yun, sumasama-sama din siya noon yung mag-audition sa, I think, yun, aside from that, sa Entertainment, nag-audition din ako noon sa... Regal? Regal, yes! Yes! Regal. Oh, oh. So, bago pa ako actually nag-That's Entertainment, nag-Regal Films muna ako. I think pinapirma ako ni Mother Lily, right no, away. No? Ang nag-discover sa akin noon, si Tita Joanne Banyaga. Oh, yes! I know Joanne. I was auditioning for a film noon na hindi naman ako nakuha. But I think she saw something in me. Parang, halika, daling kita kay Mother Lily. Sa Valencia, yes, di ba? Yes, yes. Oh, oh. Sabi niya, halika, daling kita sa Mother Lily. Tuwa siya sa akin noon eh. So, parang, okay. So, Mother Lily, natuwa din. So, I had to tell my mom. Tsaka tangkad mo at 11, di ba? Or 12. Wala, pinapirma ka agad ako ng kontrata. Mm-hmm. Ay, pero hindi ako nagkapelikula muna.
So in the meantime, nag-audition din ako sa yung That's Entertainment and then other VTRs din for commercials. Mm-hmm. Pero yeah, hindi naman ako masyadong sinuwerte sa ganun. Pero yung That's Entertainment, nakuha talaga din ako. Yes. Immediately, oh, immediately. Yes, I was part of the last batch. Okay. As in last na talaga kasi the following year defunct na yung 1986 kasi nagsimula ang That's eh. Up to 1996. Okay. One year ka lang bale. Oo. One year lang or less than a year. Yeah, parang anniversary nung ano, nung sumunod na anniversary ng That's Entertainment. Doon ka lang umabot. That was the last ano na. That was the last siguro parang season na nila. Yes. Wala na. Nawala na yung show. Nakakaalam na. Ay, nag-dance ka pala, no? Yes, so, yeah, yes. But I was like, sobrang last. Parang na, salingkit. Parang saling pusa. Oo, no? Diba? So, after ako ma-launch sa That's Entertainment, 8 months later, I auditioned for Bubble Gang. Naghahanap sila ng mga girls noon from That's sa Entertainment. Sa GMA naman, yes. O GMA rin to. Yes, yeah. And I was one of those na, kasi 30 girls nang in-audition nila. I was one of them. Tapos tatlo lang yung pinili nila. Wow. And also, I was one of them. Sino yung dalawa? Si Susan Lozada. Oh. And then swimmer. And then Jackie De Guzman. Okay. Nakabatch ko din siya noon sa That's Entertainment. Yes. And then tumagal ako ng Bubble Gang for 7 years. Doon ka talaga na-train. Gaano katagal yung gap niyong dalawa bago pumasok si Alex? Parang I think 1 year lang. One year apart lang. Si Alex naman, kasabay ko din, alam ko, nagpen-pen din siya noon, pero yun nga, nung nauna akong mag-artista, parang hindi muna siya. Siya naman baliktad. Sa ABS naman nag-audition. Okay. So, I think that was 1997. Nakuha siya sa Star Circle pa noon, eh. Di ba yung talent? Yes, bago yung Star Magic. Yeah, bago mag-Star Magic. Mm-mm. And she was one of those na nakuha sa batch 7 ata yun din ng Star Circle. Okay. Ang kasabayan niya noon, mga active pa until now, Jody Santa Maria. Yes, wow. And si Desiree. Ang galing ng batch Andre na yun. Andre Felix. Ang galing ng batch na yun. Yun, diba? That was the batch. Mm-mm. Pero most of them are hindi na nag-aartista, hindi yes. na nag-show. Yes, na. Yes. But yeah. Pareho kayong singers eh, ng kapatid mo. Mm-mm. Pero hindi kayo masyadong nagmarka as singers. Yes, pareho kami, magkapatid nga talaga kami. Yeah. But ayaw niyo kumanta sa ano, sige. Pareho kami may stage fright. Ha, artista kayo, di ba? But yeah, some, you know, tao, minsan tao ka lang din talaga. I could do, ano, like yung mga provincial shows. Ah, actually, nung kabataan ko, mabenta ako sa ganyan, yes, mga yes, provincial yes, shows. Yes, yung mga piyesta-piyesta noon sa, yan, madalas ako noon, Cavite, Laguna, Batangas, At kung saan-saan. Halos nalibot ko nga yung buong Pilipinas noon. And those were fun times din naman, kahit na nakakapagod. But, you know, when you're a teenager naman, kahit papano, malakas ka pa eh. But yeah, mabenta ako noon sa mga fiesta, yan, election, pagkampanya, kukunin ka para to entertain the crowd, di ba? One or two songs lang that time, magkano nang binabayad sa inyo, di ba? Diba? Misan nga, hindi pa eh. Mm-mm. Tinatakbo yung pera. Nakakaloka. Oh but wala kasama talaga sa ganun sa ano yun eh. Kasama yun sa, kumbaga, parang siguro initiation. Na when you're a newbie, sometimes you get taken advantage of. I mean, unfortunately, ganun talaga eh. Di ba? So, wala ka pang karapatan magreklamo. Pero kailan ka nagkaroon talaga ng talent manager? Kailan pumasok si Direct Money? Si Direct Money pumasok siya noon. Regal Days na, di ba? Yeah, Regal Days na. Regal 1996 na. Or 97 na noon. Yeah, oh, okay. That time, hawak pa niya si Inay, Maria. Oh, okay. So sometimes, may nakadalawang pelikula ako with Inay noon. Uh-oh. Kasama niya nung si Bong Revilla, tsaka si Ace Burhel. He was still alive. The late I was 14 years old. Okay. I remember, kasi you're very young. I don't know if you already 18. When you decided na magpa-sexy ng konti. Yeah, yeah. Alam mo naman yung konti, pag sinabi mo lang naka-two-piece, talagang sexy na yun eh, di ba? Uh-oh. Pero kasi at a very young age, parang you played mature roles na. Pumayag ka. Mm-hmm. 'Di ba? Yeah, yeah. Mabuti hindi umalma ang parents mo. Encouraging naman yung mother Uh-oh. Ko. Oo. I don't si know. Mami Net, 'di ba? Oo. But your ano dad? Naman, dad ko, yun naman, oo lang din naman ang oo. Mm-hmm.
Pero kayo, wala eh. At saka wala na siya dito, no? Nasa bumalik Italy na siya, no? Bumalik na sa Italy, okay. So, diba? But my parents naman, ano eh. Kaming family naman, we're conservative, but we're also open-minded din. Hindi naman kami masyadong judgmental pagdating sa ganyan. Tsaka, ang iniisip ko din naman noon, an artist should be able to do anything, if not everything. And parang, you were very young nung manalo kong best actress, di ba? Yeah, 18 sa Metro Manila Film Fest, right, kami dalawa ni Alex. And I was also, for what the same movie film, was this? Hubog. Hubog, oh yeah. Oh, ganda noon. Ganda ng pelikula. And for the same film, nanalo din ako noon ng ano, best actress sa Urian. Katay ko si Osang noon. I think I'm still the youngest. Yes. Hindi ako nagkakamali. Yes. 19 years old. I'm still the youngest sa record ng ano ng Urian. Fairness naman sa management ko din naman noon, kay Direk Manny. Uh-oh. Parang they, kumbaga, in-assure naman nila na hindi ka gagawin, hindi ka namin gagawin bastusin. Yes, yes, diba? Yes. Tsaka yung mga ganyan, temporary lang naman yan. You're not going to be doing right this for the rest of your life, diba? Na in-assure naman nila na ang mga, mga katrabaho ko naman, yung mga premiadong director, yan, Direk Mario J, sumalangit na wa. yan, Direk Joel Lamangan, diba? Yung hindi, ano naman. Joey Reyes, diba? Yeah, yeah. So, parang yung packaging ko noon, parang, sige, ganito, sexy star and all that, pero, alam mo, respetado, then, magaling umarte, parang ganon. Ang natatandaan naman, hindi yung pagpapasexy mo eh, ang natatandaan yung acting mo eh. Ha? Diba? Remember si Glider Mercado, nung ginawa niyong sidhi, it was a sexy, ano talaga, sa part niya. Pero alam mo, pag pinanood mo yung buong pelikula, that was, I think, with Noro Honor at saka si Albert Martinez, ang natandaan, Joel Lamangan, ang natandaan yung acting niya. Moving forward, you get married so young also. Yeah. 22? Younger. Lower. Lower daw. 19. Oh, I thought 22 ka. No. So I was 19. And then I got married in church, I was 21. Kaka-21 ko lang, no? Okay. So, I've been married 20 years na. Almost, yeah, 20 years this year. Wow. That long, ah. Oh, pero hindi. Kaya akala ko nga 22 ka na eh. So, bakit masyadong... You were at the peak of your career when you got married eh. So, wala ka bang pinanghinayangan? Pag binabalikan ko yung time namin na yon, we're like, you know, two crazy kids. I think, feeling ko we needed each other at the time. You know, he was lonely kasi nga 2 years prior nawala ng asawa. Yes. Nawala ng nanay yung mga anak niya. Yes. So he was siguro parang looking for, alam mo, when siguro nung na-realize niya, I'm ready to love again, di ba? You know, my kids need a mother. Maybe I came at the time na siguro in his sa perspective niya na okay, this is the woman na I'm gonna spend the rest of my life with, and this is, she's gonna be the mother of my kids, and I love her, and ganyan. Yung, tapos ako din naman, feeling ko din noon, you're ready? Hindi naman ready, but I was also going through issues of my own then. Mm-hmm. Please don't take this the wrong na parang, naggamitan lang siguro kayo kasi nga you both needed each other. Right. Hindi naman sa ganon. Yung feelings namin were both sincere. Right. Kaya lang siguro talaga, yung timing. You needed each other. Parang, pero at the same time, yun na nga, parang sincere din naman yung feelings. Kasi syempre, I mean, yung reality, minsan may mga tao na gano'n. Yeah, especially parang, Jules is older parang than you. Parang you need a person kasi meron ka talagang personal agenda. Uh-oh. Kung ano man yun, di ba? Uh-oh. If it, money, power, fame, uh-oh, whatever, di ba? Yung tipong nagkataon lang na this was the perfect victim for you. Yeah. No, nothing like that. Wala pong ganon. Uh-oh. Siguro yun na nga, I think we came at in each other's lives when siguro ako parang, sige, I'm famous, I'm at, di ba, peak of my career, ganyan-ganyan, pero ano ba, it can get lonely din. Parang I've been working since I was 12. Hindi ko naman din na-enjoy yung buhay ko din, yung youth ko. Parang, na-deprive yun sa'yo eh. Exactly. But no regrets din naman. Yes, yes. And then, siya din naman was also going through something then. So parang, siguro in the beginning, we were feeding off each other's ano parang need na... Naging widower siya at a young age, di ba? Yeah, parang ilang taon lang ba siya noon? Oo. 40 years old pa lang. So parang it's not easy naman din for anyone, di ba? Na
you were together with this person for 10 years, you have children together, bilampok, tatanggalin sa'yo ng, di ba? In a snap, wala. And then, yun, di ba, parang, palagi nga niyang sinasabi noon, eh, that's why I don't believe, sabi, di ba, lagi niyang sinasabi, I don't believe in buying love. Or, diba? Or I also don't believe that money solves everything. Right. Kasi sabi niya, tingnan niyo ako. I had all the money in the world para mapagumot ko yung business ko. Walang nangyari. Yes. Nawala pa rin siya. Yes. Ang bilis nga lang din. Yes. Eh. Parang less than 2 years. Yeah. So, cancer, yeah. Diba? She died of cancer. Yeah. Pero kasi, you were 19 when you got married. Immediately, nagkaroon ka ng dalawang stepchildren. Mm-hmm. Was it not hard adjusting? Kasi like, parang hindi ka pa mature masyado as a person? So, yung transition was so easy as a stepmother. Kasi syempre, parang barkada sa'yo. Parang barkada at that time, sa'yo. Ilang taon na yung youngest? 5 years old. Okay. But they were really, really young. Uh-huh. Isang 8, parang ganon. Oo. Uh-huh. Isa 5 or magpa-5 pa lang. Ganon sila kabata. So, I practically raised them. Siyempre, di ba, yung parang meron silang kalaro, parang meron silang, you know. Yes. Yun, yung ganon, yung, hi, salamat sa someone na hindi masyado malayo yung age gap. And ako naman, I think naman, meron din naman akong like a nurturer side sa akin, especially when it comes to kids. Kasi mahilig din naman talaga ako sa bata. As a wife, God, mahirap eh. Diba? You're too young. Exactly. You're dealing with someone na medyo mas malayo na yung age. So maturity-wise, talagang noon, we would clash a lot. Kasi nga, siguro siya, parang, ay, mag-asawa na tayo or magkasama na tayo. Dapat, ano na yan eh. Automatic na yan. But you know, over the years naman, siguro, dahil mas nagmamature na ako, mas lumiliit na rin naman yung gap sa maturity-wise, ha? Hindi na kami masyadong nag-aaway. Mas parang same wavelength na rin kayo, di ba? Ilang age ang gap niyong dalawa? 22 and a half. Oh, kasi nagka-clash kayo madalas. Mabuti hindi to nag-end up sa paghihiwalay niyong dalawa. Hindi naman. Na-threaten ba ang pagsasama niyo bilang mag-asawa? Yes, there were major fights before, di ba? Hindi naman talaga umabot sa punto na, yeah, you know, this isn't working out, or, alam mo yun, yung parang, sige, dun ka muna sa ano, give me a break muna, yung parang wag muna tayo makita namang ilang buwan na, that never happened naman. O sige, sabihin natin, siguro nga, 40 plus ka na din nun, pero, I don't know if it's, siguro blinded ka lang talaga by love or kasi nga lalaki mas mabagal mag-mature. Yes. So parang ikaw yung madaling nag-mature. O parang ganoon. So parang pagka minsan meron siya mga alam mo mga childish fits niya. Eh, tapos sasabihin ko, hey, ikaw, ano ba kasi aasahan mo sa isang katulad ko, di ba? Na magpapaka, di ba, yung ako pa naman, lumaking parang princess din. Yes. So, you know, para lang kaming, para lang kami senyorito at senyorita. Pero hindi ka ba na-pamper? Kasi, of course, we know for a fact naman kung saang pamilya galing si Jules, di ba? So, hindi ka ba niya pinamper, considering na, of course, yung age gap din yung dalawa? Na talagang mas may intindihan niya, ito bata to eh. Diba? Kaya nga sabi ko, paano kayo magka-clash samantalang siya dapat ang nakakaunawa sa'yo? Yeah, there were times din naman na na he would choose to siguro be the bigger person, na umintindi na kasi nga bata, ganyan. Ako naman, I've made, you know, tons of mistakes din naman din noon, dala din ng kabataan. Not naman yung tipong to the point na na masisira yung family or anything like that, no? But I guess, you know, nowadays, nakita din naman niya yung kung paano rin naman ako nag-evolve. And nung araw talaga, I admit, hindi talaga ako yung parang, are you a good wife? Kapag may mga tatanong, yeah, that's not a good housewife. Di pong wala kayong aasahan sa akin. And he would always tell me noon na, alam mo, hindi mo naman kailangan ikaw personally ang gumawa eh. Pero syempre, gusto ko rin naman makita na, nag-i-effort ka rin. You're delegating. You're ganyan. Hindi yung pagkagising mo, akala mo. You're doing your own thing. You're busy doing your own thing. Or, right. Although, to be fair naman, he was super, super supportive sa career ko. And up to now, hindi ka naman niya pinipigilan. Never. Yun nga lang, talagang
magsasuffer talaga yung ano, yung ano tawag dito, yung pagiging wife mo din. Like, I cannot be a housewife kasi hindi talaga ako domesticated to begin with. Right. And plus, yun na nga eh, if you tell me na, "Uy, wag ka na magtrabaho, maging housewife ka na lang." Ate, sige, okay lang naman, wala namang problema. Nanay ko naman din. Yes. Doon din naman nag-umpisa, alam mo, pagiging homemaker, career din kasi 'yan eh. Pero siya, eh kasalanan din naman niya, masyado siyang supportive sa akin na parang pag may trabaho ako, sige lang, go lang, yung ay bibihira yung gano'n, no? Oo, unfortunately, bibihira, hindi, I cannot be two people at the same time. Parang anong gusto mo, sa bahay lang ako, o magtrabaho, or ganyan. But, yung mga ganyang bagay naman, natututunan ko din naman eventually. And, of course, I had to realize din na, parang, oo nga naman, he needs me, di ba? Kahit na hindi 100%, but, ipakita ko naman sa kanya na, ano, na you know, I'm attending to whatever to his needs also. Yes. Na ano naman yun, nabago ko din naman yun. And I'm sure naman nakita din naman niya yun na ano. So nag-evolve ka rin as a housewife? Yung ano, kasi like, okay, yung age gap, tapos that time you were at the peak of your career. And of course, si Joel sa kanyang political career, also a popular businessman. At the time, marami nasusulat. Ay, nako, siguradong hindi magtatagal ang kanilang pagsasabi. Diba? Marami yon, marami yon. Marami ang mga nagsasabi noon, oh, definitely, just one of those ano, relationships na hindi maglalast. Totoo. But in your case, you proved them wrong. And also, we started on the wrong foot then. Hindi kami ayos ng family ko. Oh, diba? Nag-away-away kami ng family ko. Diba? Hindi kami nag-usap ng kapatid ko. Yes. Umalis ako ng bahay namin. It was really... Buti lang wala social media, no? I just could imagine, di ba? Siguro trending ka sa... Hindi lang trending. Baka kasama ka na sa may mental health problem, di ba? Depression. Feeling ko yung mga bashers doon. Piesta talaga all the time. Yes. Nowadays, people don't remember about it that much na eh. So, sabi ko... Okay na din. Okay, buti na lang din yun. Buti na, wala na maungkat. We're thankful din naman na... How many years na? More than 20 years na? 20 years na. 20 years na, di ba? Together, 20 years na. Yeah. And yeah, oo naman. I think, ano, wala naman hindi na work out din. We don't believe in separating. Parang ganon. Yes. We don't believe in, like, divorce or annulment. Ganon. At saka ang lahat ng problema, nahanapan ng solusyon. Actually, totoo. Di ba? Kung mag-i-effort lang talaga kayo. Oh, unless something talagang major na talagang yung mahirap na talagang ayusin. I mean, ako din naman, I'm being realistic din naman sa mga ganyan. Yes, di ba? Yes. Kasi sometimes my husband would go, sayang naman, kunwari may napanood siya na naghiwalay. Oh. Sayang naman. Ako sabi niya, I really don't believe in ano. Ako, until death do we part talaga ako. Eh, ganyan. Sabi ko, nag-get ko naman. But of course, wala tayo sa sitwasyon nila. Yes, diba? yes. So, and also... He gets affected. Yes, parang for him, sometimes hindi niya mag-get na parang, why can't these people work it out? Because marriage really is hard work, blah, 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 blah. Sabi ko, huwag ka nang umanid, huwag ka nang makialam. We have to be open din sa mga ganyan. Yes. For them, if it's not working out, then bakit pa? Diba? At saka iba't iba ang sitwasyon naman. Exactly. Eh. At the end of the day naman, ano eh... Is your happiness worth yung toxicity ng isang ano, ng isang relationship or ng isang situation? Hindi, di ba? So, manahimik ka na dyan. Discoveries. Mm-mm. All these 20 years, ano ang na-discover niyo sa isa't isa? When I met him, no, he was always this, ano, parang, grabe ang talino naman neto. Yung, grabe, ang hirap naman siguro, ang hirap makarelate dito, ha? He's too intelligent, he's too, parang feeling ko, social. Yeah. Yung, talagang, ano, di ba, parang like a prince, no? Mm-hmm, but he's relatable din naman talaga siya. Mm-hmm. You know, minsan naghahanap din siya ng kababawan din, ganon. Ano yung mababaw sa kanya na nakita mo? Na minsan, siyempre kasi pag mayaman, like, pag sikat, mga chismis na ano. Ah, mahilig din. Okay. Or minsan, di ba, with the internet, sometimes sobrang huli na siya kasi he doesn't have time to, ano to naman, browse. To browse. Or minsan sasabihin nun, oh, so sino tong ano ganyan? Bakit may issue si ganito ganyan? Sabi ko, dude, 6 months ago pa yung balita niya. Ah, ganun ba? Ganun ba? Okay. Eh, bakit nandito sa internet? Ewan ko sa'yo. Normal pa rin. Kasi sabi nila,
pag ang isang guy daw, non-showbiz ha, magkahilig sa ganyan, ibig sabihin normal siya as yes, a person, di ba? He doesn't do it naman all right. the time. Kaya natatawa ako sa kanya kasi luma-luma na nung issue. Sa Diyos ko, bakit magkaawit yung mga ito? Hindi na, bati na yan, lumang ano na yan. Sige, lumang issue na yun. Bakit pag babasahin niya yung article, luma na nga talaga yung parang, bakit dahil lumabas to saan? Sabi ko, ewan ko sa'yo. And, yun, ano din naman siya, he's relatable din naman. And also, having been a politician, you know, nag-house to house yan. Wala siyang pakialam. Nag-misa, sabi niya, nagka-campaign nga ako, naka-shorts. Yun, napupunta ako sa mga ano, talagang, yun, inaabot niya talaga yung mga, yung masa, before, nung politician pa siya, no? Wala naman siyang problema sa ganon. And then, ano pa ba? Yung kanyang therapy is driving. Talaga? Pagka nababad trip siya or stress siya, yung parang just... Hindi siya gagamit ng driver? Hindi. Kasi sports cars niya okay. are for his personal use. Right, right. But that's it, to de-stress. And parang, ang taray, no? Hindi ka nang, don't seek, like, someone to talk to or hindi ka nagsisik ng doctor. Parang for him, yung therapeutic sa kanya yung ano... yung driving. And yun, when Fiore was born, di ba, nung maliit na maliit pa siya, it's like, darling, huwag ka magagalit ha. Ganyan ako sa lahat ng mga anak ko. I do not like holding babies. Natatakot siya? Natatakot siya. Kasi sabi niya, sobrang fragile daw, ganyan. So, sabi ko, okay. Oh, talaga? Uy, kakaiba yun. Samantala yung iba, ibang fathers, di ba, masyadong excited na... Wala akong masyado maasahan sa kanya when it comes to taking care of a child. Unfortunately, yun ang weakness po niya. Talagang... you can't have it all, ika nga. I know it took you almost 18 years actually. Yeah, 18 almost 20 years. Yeah. Almost 20 years bago kayo nagka-baby. Mm. Can you share with us the process? I mean, bago na buo si Baby Fiore, I think you went through a lot of... We did yung mga fertility treatments. Kasi nung sobrang tagal na, parang napag-usapan namin na, baka gusto mong magpatulong na tayo sa science. Wala namang mawawala sa atin, afford naman natin, di ba? Sabi niya, okay lang, sige, gawin natin. So, we did IVF in late 2016. I tried it the first time, hindi naging successful. So, sabi ko, sige, balik trabaho muna ako kasi ako ma-depress. Kasi nalungkot din naman ako, di ba? Parang, kasi parang pag hindi ko because buo na kasi yung embryos. Right. So, when it's not successful, pag hindi siya kumapit sa'yo, parang considered lost din sa'yo. Yes, parang miscarriage na rin yun. Oo. Something like that. Oo, diba? It's just that hindi lang siya kumapit sa sinapupunan. Yes. But yun na yun, buo na talaga siya noon. So, parang was slightly grieving din noon. So, sabi ko, balik trabaho muna ako, sige. Nung nagtrabaho naman ako ulit, sumobra naman ako ng tanggap lang naman ng tanggap. Na-burnout din naman ako eventually. Parang after a year, I was like, I don't think kaya na ng edad ko. Sabi ko, kasi 36 na ako noon. 35, 36 na rin ako noon. Sabi ko, may nahanap ka talaga. Oo, diba? There was something lacking in you. Sabi ko, I've been doing this for over 20 years. Yes. And while I love my job, sabi ko, I think it's time to slow down na. And sabi ko, I wanna start a family na rin kasi sabi ko, hindi na rin kaya ng age ko eh. And, before kami lumipat dito in 2018, matagal kami nasa Pasig noon. So, maybe nakatulong siguro yung bagong environment. Yes. And, of course, after natapos yung term niya ng 2016, hindi na siya nag-politics ulit. So feeling ko kung politician pa rin siya until now, niwala kaming anak na. Di ba kaya hindi na kami magkaanak ever? Teka muna, ilang attempts kayo sa IVF? Isa lang. Isa lang, okay. Oo, so meron pa akong naka-reserba. Naka-reserba. I was gonna do it nung 2020. Parang I wanted to try it again. Kaya lang nag-pandemic noon. Mga 10 days before mag-lockdown, I find out I'm pregnant. Wow. So early March. March 15 kasi ang March 5. I remember kasi noon, nag-celebrate ako ng birthday ko noon sa Amanpulo. I turned 37 na noon. Tapos biglang, period ko wala pa.
Sabi ko, okay. Dead ma muna, ganun. Nag-antay pa ako ng one, lumuwi kami ng Manila, nag-antay pa ako ng one more week pa. Ganun. Tapos, si Jules na rin mismo nagtatanong na nun, ano, wala pa ba? Wala pa. Ewan ko, siguro it's the heat, it's the stress, I don't know, it's the age siguro, ganyan. Sabi ko, hindi, buntis ka niyan. Sabi ko, niya? Yeah. Okay. Sabi niya. Sabi ko, I don't think so. Sabi, infertility nga ako, di ba? Eh, amo na, ano lang yan. Ganun ako nun eh. Yes, so, kinokontra ko talaga. Sabi, hindi, yeah, buntis ka niyan. Eh, amo na, papacheck ako. Siguro, baka kung ano lang yan. And then, yun nga, I waited one more week pa. Ano, naalala ko pa nun the day before, nag-yoga pa ako nun. Wow. Oh, and ang time na yun, ano na talaga, buntis everyone. And everyone was already getting scared na. Kasi nga, nagkakaroon na ng mga cases na dito. Right. Ano, so, ako I would go to public places na nun. Nagmamask na ako nun eh. Yeah. Nung time na yun, kasi magninong at ninang kami nun sa kasal ni Sarah, ni Richard eh. Oh. Oo. So, nagpapasukat ako ng ano, gown na nun. Nagmamask na ako noon eh. Mm-mm, so I was being careful na rin noon. So yung mga establishments, meron na mga alcohol na. Yes. Na, ganyan. And then I remember nung time na mag-fitting ako ng gown, I was like, sige, isabay ko na rin yung pagpupunta sa doktor kasi Makati yun eh. Sa Makati yun. And then, baka biglang lumobo yung ano, hindi nakakasing damit. Hindi ko pa nga alam nga nun eh. So sabi ko, sige, ano na, para isang puntahan na lang. Kasi nga, I'm so lazy. Yes, tapos, ang sama-sama pa ng traffic, di ba? Right. Sinong gaganahan lumabas, di ba? So, tamang-tama nun, I went to, ano, to the doctor. Sabi, after not seeing him to for 3 years to, wow. Nagkagulatan siya. Nagulat siya. Sabi niya, oh! Nabuhay ka. Oo. Ano na, magpapa-IVF ka ba ulit? Sabi ko, yun nga, Doc, eh. Sabi ko, pinag-uusapan na nga namin mag-asawa, eh. By the way, sabi ko, I'm here because delayed yung period ko. Ah, sige, papa-blood test na kita. Tapos, antay ka daw ng 2 hours, ganyan. So, nagpa-blood test ako, and then sabi ko, Doc, uwi muna akong bahay, may kukunin lang akong sapatos doon kasi magsusukat ako ng, ano, ng gown. Sa Manila Peninsula. So, yun. Umuwi lang ako sanglit. Nag-lunch pa ako. Kinuha ko yung shoes, ganyan. And then, bumalik muna ako kay Doc muna. Pagbalik ko, sabi niya, oh, kanina pa kita yun. May resulta na. Positive ka. Wow. Yung mukha ko talaga yun. Wow. Ha? Halika yung ultrasound na kita, sabi niya. Para makonfirm. Kasi dun talaga makoconfirm sa pag nakita. Nag-in-ultrasound ako. Turns out, I was about 5 weeks pregnant na pala. Pero wala pang heartbeat noon. Okay. So may sack na eh. Sa ultrasound kita na meron ng gestational sack. Yes, confirmed that there's a pregnancy. Sabi niya, kaso sabi niya, it's too early pa. And wala pang heartbeat. So sabi ko, oh, okay. Also, sabi niya, masyado mataas yung pregnancy hormones mo. So we want to make sure na you're not sick. Like cancer, you know, stuff like that. Kasi meron akong myoma din. Eh. Right. So sabi niya, bukas, sabi niya, pumunta ka ng Makati Med, magpa-Doppler ka. Just to be sure na yung bukol ko sa loob is just myoma. Hindi mo pinatanggal yun? Hindi. Kasi nga, tamad nga ako. Oh my God. Oo. Pero buti na lang hindi siya lumaki when I was pregnant. Kasi I was warned na, oy, lalaki yan ha. Kasi nga, it feeds off the pregnancy hormones. Hindi siya lumaki. At saka pwedeng mabumara yun sa pagbubuntis mo, di ba? I think naka-affect nga yun siguro sa fertility ko. And also, I also have endometriosis, which affects fertility also. Nung nagpunta ako the following day, nung nagpunta ako ng Makati Med, yung tumingin sa akin na doctor doon, sinabi niya talaga na, you're really pregnant. So dinoble check mo talaga. Oo. Hindi ka nag-pregnant, yung personal pregnancy hindi, test. Dinirecho ko na sa doctor. Hindi na umabot sa ganon. Hindi na. Okay. Parang, hindi kasi parang naisip ko noon, oh my God, magpapabili pa ako ng pregnancy test. Ayoko ba kumalaman ng mga tao dito? Gusto ko lang muna makakalam or kami mag-asawa lang. Yes. Muna. Pero at that time, hindi mo kasama si Jules. No. So he doesn't know yet. Takot sa doctor yun eh. Okay. Ayaw yun. Wala, ano magagawa ko. So, anyway, yun, when I got home nga nung time nga na yun, nung the first ultrasound nga, I told my husband din na, ano, sabi, oh, ano nangyari sa doctor? Sabi niya, I'm on my early stages of pregnancy. Wow.
And it was, ano eh, siguro nga sa dami rin kasi ng heartaches ko nga noon. Parang I didn't want to be too overjoyed then. Of course, masaya ako noon na parang, please na pala ako. Parang, kaso yun, parang hindi ka makapaniwala. Oo, and also nagpipigil nga ako. Sabi, please, baka mamaya, pag tinignan ulit, sasabihin, ay, hindi siya nag-develop eh. Kaya mo na, it's a, hindi ka na buntes or aluminum. Yes. And also, it wasn't planned din kasi. Yes. So, I didn't know how to... Mas maganda, actually. I didn't know how to react. It's not at like, hindi mo na inaasahan. It's not like yung pinplanado mo. Na parang, oh my God, in 2 weeks, malalaman natin kung ano, kung hindi siya ganun eh. I almost forgot nga eh. Na parang, okay. So, anong naging reaction ni Jules when you told him that you were pregnant, sabi finally? Sabi sa'yo eh. Sabi talaga? Ikaw, ayaw mo maniwala sa akin eh. Sabi ko, ito na nga. Ito na. Kaso, sabi ko, wala pa eh. Sabi ko, let's not be too excited kasi sabi ko, kako, it's really, really early. Oo. Ni wala pa ang heartbeat. Sabi kong ganun. So, ayoko masyadong parang dugo pa yun eh. Uh-oh. 1 month and 1 week. Oh, parang may ano na siya. May form na. Oo, may form na. But hindi pa, you cannot, ano ba tao dito? Yung hindi mo siya mako-consider na viable. Oo. Kasi anything could happen. Din right. Na. So, yun, kinabukasan nga, nagpa-ultrasound ulit ako. It turns out, yung myoma ko, it's just myoma. Sabi ko, Doc, no need to worry. Sabi niya, okay. Sabi ko, kasi if it's cancer or ano, mas lalo lalala yung sakit mo because it feeds off the hormones. Right. Eh? Because my pregnancy hormones were really high daw for a pregnancy that early. So, okay. Sabi ko, Doc, wag na daw ano. Sabi ko, wag na daw mag-worry. Mabuti na daw yung mataas ang hormones kesa mababa. So, it means, buhay talaga yung, kumbaga, viable naman daw yung pregnancy daw. So, okay. And then, a week later, I returned to my OB na magpa-ultrasound ulit, may soft heartbeat na siya noon. Wow! So, parang doon na siya mas lalo nag-sink in sa akin na, Magkaka-baby ka na. Yun, nabilang nag-lockdown. After how many days nag-lockdown, hindi na ako nakapagpa-ultrasound na ulit. 5 months pregnant na ako noon. Kayang mo tinatawag na. Ulit yung ultrasound. Kaya parang lockdown baby or miracle baby talaga si Fiori. Who chose the name Fiori? Okay, Fiore in Italian means flower. Flower. So when we were choosing the name, kasi her full name is Julia Fiorentina Alessandra. Mahaba yung name niya. So pero merong ang meaning naman noon is Julia kasi is the well, my husband from is Jules. Julio. Yeah, and then so maraming Julio at Julieta actually sa family niya. Okay. Kasi sabi ko, you want it, so, meron bang may pangalan Julia sa family, sa Ledesma side? Sabi niya, parang wala naman yata. Mm. So, you want it spelled yung Italian, yung G-I-U-L-I-A? Sabi niya, okay, I like it. And then I remember, di ba yung lola, yung paternal grandmother niya? Sabi ko, di ba yung lola puring mo? Sabi ko, Florentina ang pangalan. Uh-oh. Sabi niya, yeah, you want her name Fiorentina? Sabi niya, yeah, okay din, oo. And then Alessandra because my sister, di ba? Kasi usapan namin ni Jules dati yun eh, if ever magkaka-baby kami, whether boy or girl, Alessandro or Alessandra, mag-i-include sa pangalan niya. So intentional niya. Talaga na ilisasama mo yung pangalan ng kapatid mo? Yes. So ano ang naging reaction ni Alex nung... Siyempre masaya siya. Masaya siya noon. Di ba? Una, first pamangkin, and then her name is part of her name. And also our Lola's name din, Alejandra. Alejandra. My late maternal grandmother. So ilan ang first name niya? Ilan ang first name niya? Tatlo name niya. Tatlo. Julia. Julia, Fiorentina, Alessandra. So, okay. Nickname niya, Fiore. Ang nakikita mo sa baby mo, she turned 1 year. Yeah, she's now 16 months, turning 17 months. Malapit siya mag 2 years, di ba? Okay, she was born when? She was born October 23, 2020. Okay. Ang original, ano talaga, ang estimated due date niya was supposed to be November 5. Bakit napaga? She was conceived in February. Early Feb. Okay. The reason kung bakit siya napaaga ng 2 weeks, she was born 38 weeks because meron akong myoma na nakaparang sa exit. So, actually, early on pa lang, I was already warned na rin na sabi niya, Asunta,
most likely manganganak ka ng cesarean. Sabi ko, ha, bakit? Kasi meron kang malaking mayoma na nakaharang na nakabara, sa exit. Oo. Hindi pwedeng nauuna yon. Dapat ang laging munang lalabas, baby. Mm-hmm. Ah, okay. So, wala sige. Kang choice. So, wala naman akong choice, di ba? Oo. And also, naisip ko rin siguro yung age ko din. Sabi ko, kakayanin ko ba din naman yung normal or... Ayoko na sa stress. Parang the thought of it lang, na-stress na ako yes, eh. Kaya, yes. Sabi ko, okay. But the excitement of becoming a mother, yun ang, di ba, parang mas I just prayed lang talaga. Yeah. The whole time, I was really praying na for a safe delivery, kahit na C-section. So, anyway, kaya naging October 23 yung birthday niya because sinabihan ako ng OB ko noon na hindi ka pwedeng umabot ng 40 weeks. You have to give birth earlier than that. Parang, yeah. Has to be like past 37 weeks but not like past 38. Huwag mong papaabutin din sa 39th week. Okay. So, binigyan niya ako ng window. Mamili ka ng date. Elective CS ako. Oo. Mamili ka ng date from ganitong araw to ganitong araw. Okay, sabi ko. Walang problema. And then, I'll get back to you, sabi ko, Doc. Pag nakapili kami ng date. So, I talked to my husband about it. Sabi ko, what do you wanna do with it? Ito yung mga dates na pwede. Ah, ganun ba? Okay. Gusto mo, ano, sulat mo na lang sa papel yung mga numbers and then bunutan, gawin natin bunutan, parang raffle. Okay. Oh, ito okay. Na, ganyan. Oo, oo, oo. So we had dinner sa aming, ano, sa, dito sa aming dining area, kaming lahat, yung mga bata pati. We prayed about it. Yes. And then, sabi ko, oh, sige, kung ano man, basta sabi ko, if this, ano ah, kung ano man ang mapulot na, mabulot na date, oo. That this is it. Kumbaga, no turning back. Ilang numbers ito? I chose ata from October 22 to 29. Kasi ako ng, ayoko ng Halloween. Sorry. ayoko ng pa-Halloween. Oh, yes, yes, yes. So sabi ko, okay. Sabi ko, o basta, isang bunutan lang to ha. Kung ano man ang lumabas, this is it. Uh-oh. Lumabas yung 23. So yun. Pero walang significance yung date na yon. Wala talaga. Wala talaga. Yun lang ang lumabas sa raffle. Oo, kumbaga, sa bunutan. Raffle. Ako yung bumunot na rin. The following week, nung ano, this was mga ano na to, mga September na rin to eh. Mm-hmm. So, oh God, malapit na pala. Hindi na siya November. Alam mo yun, yung nyark. We better start, sabi ko, buying stuff na rin. Ganon. So, yun. Alam niyo na yung gender ng bata, syempre. Yes. Okay. At six months pregnant na ako na I knew I was having a girl na rin. I mean, July pa lang, may pangalan na talaga siya. Nakahanda na. So, yeah, medyo ni-nervous na rin ako noon nung na-realize na, so this is less than a month na pala ako bago mga anak. I better start nesting na, di ba? Bibili na ng mga stuff and all that. Naipanganak siya sa araw na gusto namin. It was a smooth delivery naman. Well, no complications whatsoever. And I'm just so thankful lang din talaga. Si Fiore nung pinanganak, it wasn't, hindi kami parehong, wala nangyari sa aming mag-ina, thank God. It wasn't she's, lahat ng tests niya pasado. Lahat. Wala siyang sakit, wala siyang any abnormality or whatever. So sabi ko, parang, kung di pa to miracle, ewan ko na lang. Maybe the only concern siguro na pwede mong pumasok sa isip mo, she was born sa gitna mismo ng lockdown. Di ba? Yes. Almost. That diba? Wasn't, oo. Medyo east na rin yata. Ganito, kasagsa ganito ng pandemic. Ng lockdown. Yes, yes, I think, yung kung meron sigurong downside noon. Yes. I couldn't be with my family. Right. Until now, hindi ko pa nakakita magulang ko. Nasa Italy pa rin sila. Yes, yes. Yun talaga. Yung asawa ko, bibisita lang saglit. Sabi ko, hindi ka pwede magtagal kasi alam mo na. Yeah, yeah. Diba? Diba? Parang abnormal diba? Ang naging sitwasyon, diba? Yeah. It was yun lang siguro yung difficulty. And even just to be in the hospital, diba? At that time, kinatatakutan ang pumunta ng hospital. Exactly. Kaya nga pinili ko noon, when I gave birth, pinili ko noon, presidential suite. Kasi kung regular room, bawal daw ang visitors. Right. Sabi ko, paano ko maaalagaan yung anak ko? Right. Or sino ba pwede magbantay sa akin, ha? Kung bawal daw ang bisita, bawal. Tapos nung sinabi sa amin na hindi, naka-presidential suite ka, pwede, allowed pong visitors kasi malaking kwarto, so you could distance and... Mm-hmm. So, syempre, kaagad sinabihan ko rin si Alex din noon.
Lex, pwede kang bumisita. Ay, salamat naman, sabi niya. Kasi akala ko nung una hindi pwede kasi I kept on saying na, sorry, wala, hindi talaga pwede. Hindi nga allowed yung asawa mo sa delivery room. Eh. Sabagay, ayaw din naman niya, no? Takot siya sa anything medical, no? So, okay lang yon. I mean, hindi naman siya issue sa akin noon. Isipin mo naman how many fathers ang ano, diba, ninakawan ng opportunity to be in the delivery room at the time. Right. Kasi nga, bawal talaga eh. Kaya nga eh. So, ilang days ka sa hospital? Three days? 4 days? I spent mga 5 nights din. Okay. Kasi right. I also had to, ano eh, nagpa-blood transfusion din ako noon. Why? Kasi operation. So, nawalan ako ng dugo. Okay. And then my doctor said, kailangan ka namin ng saline ng dugo, mababa dugo mo. And nung dumating na sa inyo si baby Fiori, ano ang mga nabago sa inyong mag-asawa? I'm sure there are a lot of changes. Oo naman. Siyempre, yung sleeping arrangements, of course. I'm sure siya nagulat din sa akin kasi he had no idea how hands-on I was gonna be. To the point na minsan sasabihin niya, alam mo, parang you're obsessed with your kids. Sabi ko, hindi, nagiging nanay lang ako. Oo. Dapat i-enjoy mo talaga. Ayaw ko doon. lahat ng journey ng anak mo, lahat ng ano, kailangang nakasubaybay ka doon, di ba? No, I guess, siguro he thought talaga na I was gonna be, you know, one of those mothers na... Nagiging over. Basta niyaya ako, I'm okay. Tipong, yeah. Just let me rest, let me do my thing. Mm. Bigyan niyo sa akin yung bata pag okay siya, pag hindi okay, baka kayo na bahala dyan. Mm. Which is not wrong din naman. I don't wanna, hindi ako magma-mom shame or ganyan. Kaya nagulat nga siya sa akin. Yung ako yung gumigising, ako yung nagpapalit ng diaper. But I have assistance, ha? Thank God talaga kasi hirap. I couldn't do it ng 100%. Ikaw lang mag-isa. You really need your village. Ang problema, wala kasi akong family with me, yung immediate family. Ang hirap din. Wala ang mami mo, di ba? Oo naman, gustong-gusto kong alagaan. I'm sure. Kaya up to now, hindi pa rin nakikita si baby. Ay, talaga. Video calls na lang. Ganun, in person. Wala, ang hirap bumiyahe kasi. Ngayon lang naman kasi nag-i-ease ng restrictions. Yes. Pero minsan, gaganon siya. Grabe, ang galing mo. Sabi ko, okay. I mean, you know, I need, ano eh. Hindi niya ma-imagine na ganyan ka. Oo, ako naman. Ka-hands-on sa baby. Alam ko hanggang saan ka lang. Mm-hmm. Hindi kita maaasahan sa, kumbaga, I'm not telling you na tulungan mo ako sa pag-aalaga ng ganyan-ganyan. But na-appreciate ko yung emotional support niya. Na but he doesn't know how to change the pampers. Ah, Diyos ko, senyorito yun, no? Sino ang nagpapaligo? Noong una ako, when she was really small, and then ngayon, meron akong nanny. Kasi, but yun na nga eh, I have a nanny now since she was mga 8 months na rin. 8 months old na rin na siya. Mm-hmm. But yun na nga, ako pa rin ang primary caregiver niya eh. I still breastfeed to this day. Nagbe-breastfeed pa rin ako, yes. Wow. Ako pa rin ang nagpapatulog. Basta pagkain, pagtulog, ako lahat. Kaya ako ang pinakawalang tulog sa bahay na to. Totoo. Di ba yung mga baby, may mga ano yun eh, parang nagta-tantrums, di ba? Ako marunong na yan, diba? Ako, Diyos ko. Oo. Ano yung mga early ano na nakikita mo sa anak mo? Ngayon? Oo. Nagiging pasaway na. Oo. Marunong nang nagta-tantrum na. Siguro kasi nga, they still cannot talk pa eh. Yun lang dire-diretso. So, of course, nandun yung they cannot express themselves. Ano yung unang words na... Mama. Daddy, Papa. Dada. Niya. Tapos, yun, mga ganun. Yung dalawa niyong anak, yung stepchildren mo. Very doting sila. Oh, yeah. Kasi, syempre, ang laki na. Girl. Oo, talaga. Very doting. Anong mga nabak? Syempre, there's a baby na in the family. Of course, diba? Talagang, oh my God. They really change everything. Parang pati ikaw, talagang totally na bago ka. Oo naman. And of course, it's overwhelming naman, di ba? Mahirap naman talaga maging first-time mom. I'm still navigating pa, di ba? May nabasa nga ako na sinasabi na, when a baby is born, a mother is also born. Correct. I agree with you. Tsaka you don't know these things until they're there. Yeah, first time, we're talking about first-time motherhood. Right. So, wala akong masyadong gabay. Ako, yung change naman, it's something also na ina-embrace ko din naman. Kasi parang for me, I've waited for this moment din naman. Diba?
Yes, sometimes it can drive me, parang feeling mo you're on the brink lagi kasi siguro it's also the ano eh, the pressure din. Parang am I doing it right? Kahit anong basa ko ng mga articles or books or videos, ikaw pa rin ang makakaalam kung ano yung ano eh, each situation is individual, yes. Diba? Right. Ay, sorry. Umiyak na siya. Ayun na. Oo, siguro nasa sepangs na siya. Si Alex, kasi syempre ito, pwede mo nang laruin eh, di ba? Oo, naman. Nadadala ko siya sa bahay niya. Ah, talaga? Yes. Hinihiram niya? Or no, kasama ka? Oo, syempre kasama. Kasama ka. But not all the time. Siguro I see her. And she comes here too? Mas ako yung pumupunta sa kanya. Ah, okay. Yeah. Okay. Kasi mas nakakalaro siya dun eh. Kasi may garden. Oo. Yeah. Yung playing with other kids, hindi pa niya na susubukan? Hindi pa. But she was able to attend a children's party once. Nag-enjoy. Kaya na-release really small yun. Oo. Pasikat nga eh, nakakaloka. Napaiyak nga niya yung celebrant eh. Ah, talaga? Eh, tumili siya ng, alam mo, may ganun siya before. Yes, eh. Tumitili siya, yung talagang whistle. Oh. Yes, yes. Eh, natakot yata yung bagets na yung celebrant. Napaiyak niya, sabi ko, yeah, lagot ka. How did you spend, or rather celebrate yung first birthday niya? Last October? Ah, kami lang to. Kayo-kayo lang. Dito lang din. Oo. Nag-invite ko lang yung kapatid ko. That's it. So, si Alex lang talaga. Yeah. Ang galing sa labas. Walang ibang bata. Walang ibang... Wala eh. Wala. Kayo-kayo. It's just a simple celebration lang. It's just a simple celebration. Mairaos lang. Mairaos lang. Kasi syempre deserve din naman niya. You know, yung... Deserve din naman niya ng... Sabi natin, not naman too bongga, but deserve naman niya ng celebration. Diba? So, you know, when she's older, makikita niya mga pictures na, ah, ito pala yung celebration. Kahit pa paano naman, di ba? Kahit walang party, as in party talaga, at least, umeffort naman yung parents ko to make it special. You know, yun naman din yung, ano ng parents ko din eh. You know, they do not want their kids fighting kahit sino sa amin. Apat kami. At lalo na ngayon, may apo na sila, di ba? Oo, diba? Anong naging reaction ng parents mo, syempre, nung lumabas ng baby mo? Finally. Ay, wala. Di kating-kating na silang makita. Diba? Eh, kaso oo, sabi diba? Ko, eh, ano magagawa natin? Oo. I think my mom wants to come here kasama ng mga kapatid ko na nasa Europe din. Mm-hmm. Asunta, kung i-rewind ang buhay mo, anong part ng buhay mo ang gusto mong balikan? Ano yung gusto mong tanggalin na totally? Oh, wow. Siguro ang gusto kong mawala, yung time na hindi kami okay ng family ko. Yun, that's it. But other than that, I wouldn't change naman anything. I believe, at the end of the day, I still believe things happen for a reason. Correct, yes. You may not like the situation, siguro at that moment, di ba? But later on, you realize na, oh, okay, maybe parang pagka nagkakaroon ka ng better understanding na, oh, okay, maybe that had to happen because, you know, God is preparing you for something or, di ba, ganun eh. Not just, ano, sa, in general naman din to, I mean, kami naman din mag-asawa, not just as a married couple, but also individually, we've also been through not so nice things then. Yes. But, minsan inisip mo na, eh wala eh, ginusto talaga ng Diyos na mangyari siguro ito because, later on, we'll be like, oh, I'm glad it happened. Yung parang ganon, yung okay. Kaya pala nangyari to kasi ganito, yung ganon. And you're not going to be what you are today. True. Kundi dahil sa mga pinagdaanan mo. Exactly. Right? Yeah, di ba? Oo, yung life experiences naman din talaga natin, that it's just, they are what molds us naman talaga eh. Correct. Oo, di ba? Anong isang bagay na magpapaiyak sa isang Asunta de Rossi? Marami. One of them siguro is losing a family member. Especially now, yung hindi naman sa tinetake for granted mo noon, no? But siguro mula nung nag-pandemic, no? Especially when everyone realized na, pwede ka, in a snap, pwede kang mamatay. Or pag tinamaan ka nito, you don't know kung mamalasin ka, kung suswertehin ka. And that's when, and tapos yun nga, it's the isolation, the lockdowns, you cannot see anybody. Everything. Yeah. It's abnormal. It's not exactly, the normal thing. Diba? Diba? Ang family ko ba, eh, will I be able to see them ever again in when person? When was the last diba? Time you see your parents? Yung mommy ko, 2019 pa. Okay, yung before the pandemic. Ko, ay, even my dad pala, 2019 pa. Okay. So, 3 years na rin. Tagal na rin. Oh. Diba? We used to see each other every year. Eh.
So, yun. Buti na lang din na yung mga relatives ko, yung mga magulang ko, my best friends, yung mga barkada namin. I'm just so thankful na kumpleto pa rin kami until now. Walang nabawas. Anong pinakamatinding bagay na iniyakan mo ng gusto in the past? Siguro yung first heartbreak ko, yun. Okay. Yun. Can you share it with us? Sino ito? From showbiz? Hindi. From basketball world. Athlete siya. Oh. Alam mo na ako si Oh, yeah, right, right. Iniyak ko okay. talaga yun. So, iniyakan mo yun. Kasi I was so young. And syempre, di ba? Was he your first love? Oo naman. Ah, okay. First talaga. Oo. At saka tumagal serious, din ito ng... And also, oh, serious. Tumagal ito ng... 2.5 years yeah, din. Yeah, more than 2 years. I know. Oh, and I was really heartbroken talaga nun. Syempre, first love eh. Oo naman. Tsaka syempre, when you're that young, yeah, impressionable, yeah, di ba? You're like, right. Ah, this is my forever na to. Di ba yung ganun? Parang gusto ko... Minsan lang ako, first magmahal heartbreak. Eh. Tapos, and then that's it. And then it doesn't happen. Of course, it's crushing. Yeah. Aminin ko talaga, nung time na yon, crush talaga ako for, grabe, tagal bago ako nakamugpon. Paano ka naka-recover? Wala, isang araw na lang siguro. Because, di ba when they say na, when you grieve, eventually, parang the pain will lessen din naman. Right. Parang you just learn to live with it. Right. Tsaka naging busy ka sa trabaho mo. Also, yes. Oo naman. Pero yun na nga, looking back, like, okay, may rason kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Okay na din yun. Okay na yun. What was the last project you did? Tagal-tagal na eh. 2018 pa. Ah, 2018. What was this? I did a mini-series na pinadrus ng Viva, pero scriptwriter si Alex, yung The Diary of a 30-something. Yes. At saka okay. yung pelikula namin nung The Revilla Brothers. Right. Yung action film. One of the episodes, yung trilogy, one of the episodes nandun ako. Kasama ko si Luigi Revilla. Oh, yes. And I remember. That was my last na. Yeah, I remember. So, any plans of going back or hindi naman naandiyan pa rin yan, parang nag-aantay ka lang ng tamang proyekto? Of course, I do miss it naman, 'di ba? That's my whole life, right, 'di ba? But right. Iba na talaga yung priority ko ngayon. And it's worth it. You oh, waited naman. This long, true. 'Di ba? Sino si Assunta na hindi alam ng publiko? Parang si Alex din. Yes, oo. Kaso feeling ko kasi mas bagay sa kanya, kaya... Bakit mas sinabi mas bagay kay Alex? Hindi ko alam. Meron talagang ganun, di ba? Parang some people can get away with being ganito. Yung parang, pag ako gumawa nito, di pangit tignan yung ganun. Pero ganyan ako. Oo. It could be anything, di ba? Parang it's like, di ba meron kasing... There's this one person na pag kunwari nag-joke siya ng mga kabastusan, nakakatawa. Uh-oh. At merong iba na pag ginawa niya yon, ma-offend. Something like that. Yes. O parang ganon. Yes. Marami akong bagay na I cannot pull it off. Siguro dahil wala sa itsura ko or wala sa aura ko. Mahilig ako matulog. Yun yung luxury ko talaga. Tulog. Okay. Which ngayon, hindi na. Halata at hindi ka na palalabas. Halata naman sa eye bags ko. Oh. Anong mga nabago nung dumating ang baby mo? Wala talagang sleep deprivation. Sometimes yung stress, of course, it's overwhelming naman talaga. And yung, wala, basically, mom. Yun. Yun nabago sa akin. Sobra mong ini-enjoy ngayon. Oh, I mean, I do love taking care of her talaga. So yes. She needs me. Ako talaga eh. Uh-oh. Wala tayong magagawa. Sometimes, you just like, nak, give me a break. Yung parang ganun, kalma. Hindi. Wala eh. You give whatever she needs and it's you she needs talaga. You are her world, kumbaga. I agree with you 100%. How would you describe your husband, Jules? Brilliant. Wow. Oo. Talaga. Mapapanood itong interview na to ni na mom and dad mo at saka mga kapatid mo in Italy. Your message to you, your family in Italy. Okay, I miss you so much and see you soon. See you tomorrow again. Wow, diba? Sana naman, no? Oo. Kumusta kayo doon? Hindi naman kayo binobomba, chos. Hindi kasi, alam mo, nung pumutok yung gera nga, I was like, madadamay kaya yung Italy? Sabi ko, it's part of Europe, di ba? Hindi naman kayo tinethreaten na parang wala naman. Tsaka probinsya naman kami. Sana. Just that
According to my mom, some people are already panicking. Like, nag-grocery na, pilahan na daw sa, ano, sa gasolinahan daw eh. Kasi nga, tumataas na yata yung, ano, tumaas na yata yung oil prices. Kasi naka-sanction na yung, yung Russia eh. Oh God. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko, huwag kayong pipili ng airline na, ano, lilipad sa mismong ibabaw ng kung saan nag-gegera. Sabi ko, please, ayoko. Yes, I miss you. I miss my, hindi, totoo, miss na miss ko na talaga sila. At saka yung mga kapatid mo? Oo, mga kapatid ko, see you soon. May kapatid kasi ako na nasa Amsterdam. Eh. Oh. So, hiwa-hiwalay kami. Ah, talaga? Yung bunso ang kasama ng parents ko. Ah, okay. So, yeah, pretty much watak-watak nga kami. So, hirap. Pero hopefully, magre-reunite kami. And your special message to your hubby, si Jules? Well, thank you. Thank you for always being there. And thank you for taking care of us. Yun. To Alex? Alex, I miss you din. Sana mas madalas tayo magkasama. Even in fairness, we were together naman in Amanpulo recently to celebrate my birthday. And... nami-miss ko na yung mga barkada natin. So hopefully mag-reunite din kami and I'm just so proud of you. Alam mo yan, sobra akong proud sa'yo. And of course, yung message mo sa lahat, sa mga fans, sa mga followers mo, supporters mo. Thank you for supporting me through all these years and ika nga, never say never. Yes. I'm not closing my doors. Correct. It's just that at this mm-hmm. point talaga, I have a different priority na po and, you know, kumbaga, ayoko rin naman masabihan na nag-anak ka pa. Kung bababayaan mo rin na. Or you're still thinking for yourself pa rin, di ba? I mean, she's still a baby. Kailangan pa rin niya ng care mo. Oh. That's true. Yes, di ba? So, yun. Maraming salamat din for your support nung active pa ako. And... yeah, supportahan niyo din ang channel ni Tita Aster. Syempre. Pero bago itapat salamatan, allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat, Nutritech. Thank you so much to Mr. Joseph De La Luna. Thank you so much, my friend, for supporting my program from the very, very start. Maraming salamat. Thank you so much, Ever Belena. Hello Glow. Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements. Mesa Tomas Morato, Lugawan ni Tonyo, Eris Beauty Care, Bebot Santos of Colorete Clothing, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Stile Salon for My Hair and Makeup, Gandang Rick Reyes, Chato Sugay Jimenez, Studio Manila, Pandan Asian Cafe, at kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo for notifications. Maraming salamat. At syempre pa, my God, I have not seen this lady for years. Diba? Ang tagal na talaga. Kaya nga, isa pong malaking karangalan. Hindi pa rin kami nagbabago. Mukha pa rin kami 20s. At bago ko siya pasalamatan, let me share this. Alam niyo mga kaibigan, nung mayroon pa po akong magazine, when I was still a publisher, kuno, di ba, I had S Magazine, Celebrity Living, and Inside Showbiz. Ikinover ko po si Assunta, I think this was 2001 or 2002. Na naka two-piece bikini siya. So, maniwala kayo sa hindi. So, last month lang to. Wow. Sold out po ang kopya na to at nagpa-reprint pa po kami ng kopya. Sino bumili? I promise. Oh. Totoo yun. Ngayon ko lang yung sasabihin sa'yo at saka sa kanila. Wala na ngayong magazine, pero at least it was an honor na... Yung memory nandun pa rin. Yung memory na andun pa rin. Hindi ko yung makakalimutan talaga. Ah. The very first magazine namin na nag-sold out talaga, na nagpa-reprint kami. Again, maraming salamat. And I hope this is just one of the first interviews that we're gonna have. Diba? Sana sa susunod, Jules, kayong dalawa ni Assunta. Anytime. At syempre pa si Alex, isa rin yan sa mga aking dream interviewees. Alex, sana pagbigyan mo rin ako. Mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster. Okay, thank you everyone.